Hirap ka bang mag-cover ng matangkad na cake with fondant? Ito ang sagot dyan. Ang sagot, fondant paneling made easy by your pambansang ante. Ito, meron ako ditong 7-inch cake na binalot ko na ng white ganache, tapos nilagyan ko na ng fondant sa ibabaw. Kailangan yung fondant sa ibabaw kasing laki nung circumference nung cake ninyo. Kung gano'ng kabilog yung cake ninyo, dapat saktong-saktong ganun din kabilog yung fondant na nasa ibabaw nung cake nyo. Para sa project na to, gagamit ako ng mga 20-inch long na rolling pin at gagamitan ko siya ng ring guide. Yung nakikita nyo yung kapal ng ring guide, yun ang magiging kapal ng fondant ninyo. So make sure meron kayong ring sa kabilang sides. Pero kung wala kang ganitong rolling pin, okay lang yan. Pwede naman yung regular na rolling pin, ilatag mo lang siya, tapos yung kamay mo, islide mo siya doon sa fondant para makita mo kung gano'n na siya kakapal. Yan. So, habang ginagawa mo siya, kailangan ginagalaw-galaw mo siya kasi baka mamaya, roll ka ng roll, ganyan, palaki ka ng palaki, yung pala, padikit siya ng padikit. Kaya, important na fini-flip-flip mo siya, ginagalaw-galaw mo siya habang ginagawa mo siya. Hala, hindi pala yan kaya ng fondant mo. Syempre, dapat mag-flexi fondant ka na. O, commercial. Actually, lahat naman ng fondant goods yan. Kanya-kanyang ano lang yan. Kanya-kanyang recipe. So, hanap ka lang ng fondant recipe that will work for you. Ang flexi fondant kasi ay weatherproof, punit-proof, at ang tapang nito hindi umiiyak kahit umuulan. Commercial break. Kung gusto mo mag-enroll sa flexi fondant ko, chat mo lang ako sa page ko na Chef Ave Baile. After mo na ma-roll yung fondant mo, ibig sabihin yung mapalatag mo na siya, mapanipis mo siya, i-roll mo siya yung parang papel. Yung parang kalendaryo pag New Year, ganon. Tapos isukat mo kung hanggang saan, gaano katangkad, gaano kalapad, at gaano kahaba. Opo, fondant po ang ating pinag-usapan dito, ano. Tapos ikat mo siya using a pizza cutter. Wala kang pizza cutter, sus. Pwede kang gumamit ng paper cutter, pwede rin ng kutsilyo, pwede mo rin ng guntingin. Just make sure kung ano man yung gagamitin mo ay malinis na malinis to. Yan, so pinaplancha ko lang siya ng bahagya kasi parang may nakakapa ako. Yun yung sinasabi ko sa inyo, kapain nyo siya, dapat pantay na pantay siya. Okay? Now, iro-roll mo na siya ulit. Yan, oo, parang kalendaryo, ganyan. Oo, yung tinatag nilang scrolls. Pero parang mas relate ako sa kalendaryo. Napaka-importante na yung fondant mo na panggilid ay mas matangkad kaysa dun sa cake mo. Kuha ka ng kaunting tubig, i-brush mo dun sa pinaka-edge nung fondant na nakapatong na doon sa cake mo. Yan. Kita niyo kung paano. Tapos, ilatag mo na yung panggilid mo na fondant parang wallpaper. Oh, eme, di ba? Kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Basta ang gamit mo ay flexi fondant. Yan. So, plancha-plancha, di ba? Kaya tayo tinuturuan sa HE ng mga bata tayo na mag-plancha para sa pag-fondant. Joke lang. Ay, hindi na ninyo alam kung ano yung HE. Hindi ko na din alam kung anong tawag doon. Home economics yun nung bata ako. Hindi ko alam kung ano na ang tawag doon ngayon. So, ito, kailangan bago ang paper cutter natin. Hindi mo naman kailangan bumili ng bagong paper cutter every time. Pwede mo naman palitan yung blade punasan mo ng maigi kasi you don't know kung saan ang galing yan. Okay? So, make sure you wipe it. Wipe it clean. Tapos, ikakat mo na siya. Ayan. O, magkano daw ang bili ko? 9 pesos, 10 pesos, 9 pesos, 'di ba stainless 'yan? Ang mura lang. So ikakat mo na siya ng malinis. Para malinis ang cut mo, dapat nakatayo yung fondant mo na nasa gilid kasi pag nakalaylay 'yan, mahirapan kang pantayin. So I'm just making a small cut doon sa dugtungan nila para seamless. Yung bang dugtong nila ay halos hindi mo makita, yung swak na swak, yung lapat na lapat, ganon. Madali nyo naman kasing makita kung hindi pa lapat. Pag hindi pa yan lapat, may mga butas yan in between doon sa dalawang panel ninyo. So, dapat bawasan ninyo hanggang maging pantay na pantay. Kasi syempre, nung kinat natin yan, pantay na yan. Kaso, during nung nilalatag natin, nababanat siya ng bahagya. So, yung dapat ay flat na dugtong, nagkakaroon ng mga konting usle. So, ikat nyo lang yon. Hindi yun malaking problema. Maliit na bagay. Tapos, planchahin nyo uli yung dugtungan. Make sure
natubigan ninyo lahat ng magdidikit para magdikit sila ng seamless. Ayan, ikakat na natin. Tingnan ninyo kung paano ko siya ginagawa. Kailangan yung cutter ninyo, ang position ay lapat na lapat dun sa pinaka-ibabaw ng cake nyo. Para yung cut ninyo malinis. Alam nyo, minsan kasi may mga nakikita ako, yung para bang may mga ngipin ng bakulaw. Yung dito sa Batangas, kung tawagin nyo yun, ay guri-guri. Yung hindi pantay, yung parang may mga sungot-sungot, sungay-sungay. So, linisin ninyong maigi yun. Alam ko, kakainin din naman yan at ngunguyain, pero iba pa rin yung may maganda tayong presentation, di ba? Sa fondant kasi, little things matter. So, ano, wala namang perfect, no? Pero yung mga ganun, yung may mga konting nakaangat, kaya nyo pang linisin yan para malinis na malinis yung dugtungan ng panel ninyo at saka nung to the point na hindi talaga halos kita yung pinagdugtungan mo. Kapag na-perfect mo yan, napakaganda ng kalalabasan ng cake mo na kinover mo using the paneling method. Sobrang linis niyang tingnan. See? At syempre, ito ang inyong pambansang antena na nagsasabing, lagi mong ibibigay ang 101% ng effort mo or salamat na lang. Mabuhay!